Maria Aurora Marcos, o tinatawag ng ilan na isang impostor at walang ibang ginawa kundi manggulo lamang sa darating na halalan. Kaya naging nuisance candidate na ito noong mga nakalipas na eleksyon. Tumatakbo kasi ito bilang isang pangulo at sa di malaman na dahilan, nakasama ito sa mga listahan ng mga presidential tentative list para sa mga pag-imprinta sa mga balota. At napabalita din ito na anak siya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ang tanong ng mga netizen, sino nga ba si Maria Aurora Marcos? Anak nga ba siya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos? Yan ang ating alamin sa pananaliksik ni Tipe. Pero bago ko pa ipagpatuloy ang topic natin ngayon, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and like na rin sa mismong video. And click the notification bell para mas updated ka sa bago pang mga video. Sa pagtatalakay ni Tipe at pananaliksik sa pagkatao nito, maraming impormasyon ang nabisto ni Tipe na nagsasabi na walang katotohanan ang kanyang pagpapakilala. Ayon sa kanyang pagre-research sa online sa naturang pangalan, lumitaw doon na hindi Maria Aurora Marcos ang totoo niyang pangalan. Sa kanyang paghanap sa isang official website ng database ng UK government, dahil nga unang pangalan na nakita niya ay Maria Aurora Busoy Marcos at hinalungkat niya ito sa isang nasabing website. Under ng isang director o shareholder ng isang kumpanya na ang pangalan ay Makot United Ltd., isang dissolved na kumpanya, at nakita doon ang lahat ng kanyang informasyon. Kasali na doon ang kanyang address na nakaregister sa nasabing kumpanya. Inappoint siya sa naturang kumpanya, June 2011. December 2009 naman na incorporate ang kumpanya. At na-dissolve ito last year lamang, June 2021. Sa patuloy ng kanyang pananaliksik, makikita doon sa kanyang file ang lahat ng mga certification ng kanyang kumpanya na may iba't ibang pangalan na nakasaad. Isa na nga dito ang pangalan ni Maria Aurora. Ngunit ibang Maria Aurora ang nakalagay. Nakasulat doon na Maria Aurora Busoy Musamatkan. Ang nakapagtataka umano dahil alam naman ng lahat na kapag babae ay napapalitan ito ng apelyido ng asawa. Pero sa kanya ay iba. Dapat sana Maria Aurora Marcos Musamatkan. Pinalitan lamang niya ang middle name na Busoy ng Marcos. At ayon nga sa mga dokumento na nakikita niya, na-discovery niya doon, nagpalit nga si Maria Aurora ng pangalan. Ngunit, makikita doon na ang original name na ay Maria Aurora Busoy Muhammad Khan at pinalitan lamang ito ng Maria Aurora Busoy Marcos. Ang pinagtataka ni Tipe kung ang ama niya ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos, bakit hindi Marcos ang ginamit niya sa kanyang middle name? Bakit bigla na lamang ito nagpalit noong 2013? Ano nga ba ang punto ni Maria Aurora? Ayon naman sa mga komento ng mga netizen, Lola Maria Aurora, pwede ba huwag ka paggamit sa kung sino man? Ang pagiging presidente ng Pinas, hindi laro. Ipapahamak mo 110 milyong Pilipino. Maawa ka na sa bansa natin. Sabi na nga ba, itsura pa lang ng Aurorang yan, hindi na pagkakatiwalaan. Bakit pinayagan ng kumilik ang ganyan? Mahiya ka naman. Paano mo naging ama si Marcos? Mas matanda ka pa sa sinaunang talangka, tanda mo na. Ma'am Aurora, alam mo naman na di ka ibubuto ng mga tao. Bakit nagpagamit ka? Mag-alaga ka na lang ng apo mo. Sigurado, matutuwa pa sila. BBM Sara, the best tandem. Ano ang masasabi niyo sa usaping ito? Please comment down below. And subscribe na rin kung bago ka pa lang sa channel ko. And click the notification bell para mas updated pa kayo sa iba ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood.